Isang napakabisang paraan kung paano mag-manifest, kung paano makapag-attract ng pera. At hindi lamang maliit na halaga na pera ang pwede mong ma-attract dito. Ito po ay nagdadala po ng napakalaking halaga ng pera at magdala ito ng maraming pera sa iyo. Sa pamamagitan sa paggawa nito, magkaroon ka ng pagbabago ng takbo ng iyong buhay. Basta ikaw ay isang positibong tao. Kahit ano ang gusto mong ay i-wish gamit ang dahon ng laurel, asahan mo ang katuparan nito. Swerte, kumusta? Welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, panibagong paraan ito guys kung paano tayo makapag-attract ng kasaganaan at kaginhawaan sa ating buhay. Kung may mga pangarap po kayo na gusto ninyo makamit ito guys, mag-sacrifice kayo. Okay? Ay, ibig ko pong sabihin, medyo sakripisyo po ang paraan na ito, pero effective naman po. Ang gagawin niyo guys, pag kayo po'y nagigising po ng madaling araw, gawin mo po ito para panata mo itong gawin sa loob po ng siyam na araw, successive mong gagawin ito, siyam na araw po. And then, tingnan mo po kung ano yung resulta sa gagawin po ninyong ito. So ngayon po guys, ang kailangan mo dito, ang iyong paniniwala, 100%. Again, napaka-importante po na ikaw ay isang positive na tao, isang positibong tao. Kasi po, kung ikaw ay isang positibong tao, kahit ano pa ang gusto mong marating sa buhay, sabayan ito ng sipag at tiyaga at time-time na dasal guys, ayan, ibibigay talaga sa iyan. Lahat po na nagwagi at nagtagumpay sa kanilang buhay dahil po sila ay isang positibong tao. So hindi po basihan kung ano yung katangian, yung katangian mo, babae ka, lalaki, kung ano ka, laki, matangkad ka, panda ka, or maganda ka, or gwapo ka, wala pong ano yun sa ating personality. Kahit ordinaryong tao ka lamang na may pangarap ka na gusto mong makamit ito, gawa ka ng paraan. Magsikap ka, magtrabaho ka, and then sabayan mo po ito sa paraan na ito. Ito po guys, gawin ito guys, ulitin ko, gawin sa madaling araw. So ito pong paraan na ito, makakatulong po ito sa iyo na ma-attract na mabilis ang iyo pong mga kahilingan. So ngayon, kailangan mo talaga yung kandila na puti. Again guys, kung mayroon kang gusto talagang hilingin, kailangan po saksisig mo po itong gagawin. Walang paltos or walang araw na hindi mo ito gagawin. Pag naumpisahan mo po ito, kailang tuloy-tuloy na po yan hanggang matapos yan. Okay? And then, kailangan mo rin dito syempre ang ating puspuro at chani. At number one sa lahat, ang ating dahon ng laurel. Sa dahon ng laurel, guys, isang piraso lamang tuwing madaling araw. No? At the best itong gagawin sa alas 3 po ng madaling araw. Okay? Kung nakompleto na po ang iyong gagamitin guys, and then nagising na po kayo ng madaling araw. Ang maganda nito guys, sa gabi pa lang, i-ready mo na ang dapat mong gamitin. Ito po. And then, pagising mo sa madaling araw, diretso na yung gagawin ninyo po. No? Kahit alas 3:30, basta pasok pa siya sa alas 3 ng umaga. And then kung hindi mo po ito magawa ng madaling araw, alas 3, maganda kasi alas 3 guys, kung hindi mo po magawa ito ng alas 3 ng madaling araw, pwede mo itong gawin alas 6. Kung alas 6 mo ito gawin, so successive din alas 6 ng umaga mo po ito gawin, okay? So kung alas 3 ng madaling araw mo ito gawin, successive alas 3 ng madaling araw mo ito gawin. So kailangan sunod-sunod yung pagkagawa mo and then pareho po ang oras, okay? So next na gagawin niyo po guys, sindihan mo lamang itong iyong kandila. Kung sa mga OFW po natin dyan, eh, hindi po ninyo kaya po na magsindi ng kandila, siguro guys, wag na lang kayo magsindi ng kandila. Pero kung pag magkakataon po na magsindi po kayo ng kandila, mas napakaganda mag-wish po na may kandila po na nakasindi. So ayun po, once na nakasindi na ang iyong kandila guys, ilagay mo siya dyan sa gilid. And then dito po sa dahon ng laurel, ang gagawin ninyo po dito, isulat mo dito ang iyong kahilingan. Gumamit po kayo ng pula po na pintel pen. Bumili mo na kayo ng pula na pintel pen guys, mas effective ang pula. Ayan, pula or green. So, ang gagawin niyo po dito, isulat mo dito ang iyong kahilingan. For example guys, mayroon kayong gustong-gusto talaga na makamit nitong taon na ito bago matapos ang taon. Kahit ano pa yan. For example, mayroon kang negosyo na gusto mong kumita ng malaking halaga ng pera, na gusto mo yung halaga ng pera na yan talaga yung gusto mo. Ayan, isulat mo dito and then
mag-wish ka ng taimtim. Lumuhod ka kung kailangan mong lumuhod. Andilipikit mo yung mata mo. Hilingin mo po guys sa pamamagitan nito. Lahat kong mga kahilingan, mahal na Panginoon, ay iyo pong ipagkaloob. Mag-grant ang aking kahilingan. Ayan. Taimtim na kahilingan guys. And then talagang buong puso mo at isip mo talaga, hilingin mo po kung ano yung gusto mo. Na gusto mong mangyayari na nakasulat mo dito. For example, susulat ka dito ng amount ng pera or halaga ng pera, pwede yan. Pwede kang sumulat dito kahit magkano po. Kahit million pa yan guys. Isulat mo lamang dito. And then pagkatapos mong nasulat, sunugin mo na po ito. And then ang abo po dito guys, ipunin mo po ito sa yung garapon po. Ilagay mo sa yung altar, kung may altar ka, ilagay mo siya dyan. Ipunin mo muna siya sa loob po ng siyam na araw or siyam na madaling araw. Pero guys, pag ito po yung gagawin nyo po, kailangan po yung paniniwala mo andyan dyan talaga. Ipunin mo muna dyan yung mga abo. Huwag mo muna siyang itapon or ilabas po ng yung bahay. Ang gagawin nyo, ipunin hanggang matapos yung ginawa ninyo pong yung successive na ginawa nyo po sa loob po ng siyam na araw. Pagkatapos nyan, pag natapos na sa last na gabi or sa last na madaling araw po, ang gagawin ninyo po, itong lahat ng abo, ibuhos mo doon, ihip mo doon sa may silangan guys. Pumikit ka and inihip mo sa may silangan. And then, habang inihip mo ito sa bandang silangan, para bang i-feel mo talaga yung kung ano yung hiniling mo, ayan, tanggap mo na. Ganyan po. So, ayan po guys, i-try lamang ninyo itong paraan na ito. Ulitin ko po, pwede kang gumawa nito sa loob po ng pitong madaling araw. Alas tres na madaling araw po. Kung pito po na madaling araw ang gagawin niyo, so pito lamang po na dahon ng laurel. Pero guys, ako po, 9 days ko po itong ginagawa. Nine days din, siyam din siya na buo na dahon ng laurel. And then sa kandila, hindi naman po maubos yan, pwede mong patayin. And then sa next day, yun po agad ang sindihan mo. Hanggang magsindi ka na naman ulit ng panibago kung maubos. So guys, kung nagustuhan pa ninyo ang ating video ngayon, huwag po niyong kalimutan, comment down below, I claim it. And then positive lang palagi guys. And then share this video to your family and friends. And then like, subscribe kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Hit the bell button na yan for notification. Para sa susunod natin mga new videos, mas una kang manotify ni YouTube. So bago po ako magtapos sa ating video ngayon guys, ayan, sa mga mahilig po dyan at naghahanap po ng extra income, mayroon po akong business online ngayon. Napakaganda po ang kita at marami na pong nagkakaroon ng magandang buhay, nagkakaroon ng pagbabago ang buhay mula sa kahirapan. Ngayon, guminhawa ang buhay at marami na talaga guys. Marami nang yumaman. Kaya kung gusto mo talagang gumawa ng paraan na makaahon ka sa kahirapan na yan, itry mo lamang ang business na ito. Napakadali lang gawin guys. And then napakaliit na puhunan lamang. Na sa maliit na puhunan mo ay pwedeng magbago ang iyong buhay at ang iyong pamilya. Kaya why not na hindi mo ito subukan. So ayan, ilagay ko po ang aking Facebook link dito sa description sa mga interesado po. I-message niyo ako agad-agad direct sa aking messenger. Sa aking Facebook Messenger. And then, tuturuan ko po kayo and then tutulungan ko po kayo kung paano kayo makapag-umpisa. So, ayan po guys. Maraming salamat sa inyong lahat at lagi po kayong mag-ingat. God bless po sa inyo. Bye-bye everyone. Sana po ang video na ito ay makakatulong po sa inyo. Positive lamang guys. Bye!